This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Tidak boleh. Satu, siap, balas, sain. Ya. Bangsak. Five points plus pin down knockout na yun. You like? Five points? Parang ganyan guys. Ganyan? Parang ganyan mo. What's up? Welcome back dito sa Samadjo Fitness Center. Yung first vlog ko dito is yung recent upload ko na yun, his background history ng Samadjo Fitness Center kasama yung mga may-ari, si Mr. Ariel at si Ng-K. And then, kasama ko si Coach JB doon naman sa natawag doon? Kumahapon. CrossFit circuit, yung basic CrossFit circuit. Ngayon naman, kasama ko si Andre saka si Jade, sila yung mga professional wrestlers. Tama? Professional wrestlers. At nakikita nyo ng mask record, so hawak-hawak na yung dalang mga medals. Ayan si Andre, kailan ka nag-start maging wrestler? Or kailan ka nag-champion, ganyan yung mga experience mo? Bali, nag-start kami nung laro-laro lang para lang sa mga kaibigan. Kasi ang nagtuturo naman sa akin si Papa eh. Hindi, nag-start kami ng training parang mga 2007, laro-laro lang. Hanggang sa nag-compete kami ng 2009 National Open. Doon nag-start yung grupo o yung team ng Wrestling Laguna, 2009. Ilang years ka nang nag-champion? Kasi ang dami mong hawak na medals. Actually, halos taon-taon naman nag-champion kasi hindi naman kami nasisiro eh. Magka taon-taon, nakakakuha kami ng medal, gold, silver. Kaya hindi natin masabi na ganitong taon lang tayo nag-champion. At ano yung pinaka-challenge mong or pinaka-mahirap na naging experience mo habang nagko-compete or habang nagpo-practice, ganyan? Mag-lose weight ng on the spot. Yung tipo, kasi sa team, baga magbibigay yun ng category, weight category. Ngayon, para makapaglaro lahat, kailangan makuha nyo yung mga weight na binigay sa inyo. Eh, lahat kami nag-overweight doon dahil sa isang tao, kaya nag-on the spot lose weight kami nun para makuha yung saktong weight. So until now, nag-aano ka pa din, nag-compete pa din kayo? Last compete na nung 2019 palaro. Kaso, nagka-pandemic, kaya nawala na mga competitions. Okay. Pero meron kayong parang nalalapit na competition, ganyan? Ngayon, wala pa. Kasi di pa naman natin masabi kung magbibigay ng yung DepEd o yung national ng competition ngayon taon. Okay. Si Jake naman, ayan, pinsan kayo, no? Pinsan. Buo. Pinsan buo. Same din. Pinsang kalahati. Si Jake naman, kailan ka nag-start? Ako nag-start siya kasi nauna siya sa akin. So ako parang uuwi pa ako dati. May time na nababalyan pa ako na pero yun, nasa lahi na namin. Kaya yun, nag-direct-direct din. At siguro mga 11 years old ako na simula. 11 years old hanggang sa ngayon. Hanggang ngayon, nagtuturo-turo na lang. Pero hindi na nagko-compete? Hindi na kasi pandemic eh. So wala na, pero meron naman. Pwede pa naman. Bata pa naman. Tatanong message nyo sa mga aspiring na maging kagaya nyo, na maging gustong maging professional wrestlers. Pero huwag lang sumuko mag-training. No, tatama rin mag-training kasi kailangan yun eh. Lalo na
kung gusto mo maging professional, maging malakas. So, yun yung kailangan mo, training, tapos disiplina, katawan. Hindi mo makukuha yung tamang, yung achievements na gusto mo makuha kung hindi ka mag-ensayo. Kasi mas madali yung laban kumpara sa ensayo. Ngayon, kung bata ka sa ensayo, di ba, parang sisiw na lang sa iyo yung magiging ano, laban mo. Kaya, ano lang, ensayo lang na ensayo. Okay, so nakakatulong yung pag-weights, no? Oo, nakakatulong. Muscle conditioning, tsaka cardio. Nakakakuha tayo ng cardio. So yung unang gagawin is stretching. Importante yun, di ba, sa ano? So kailangan natin gisingin yung mga muscle natin bago tayo mag-start. Kasi buong katawan natin yung gagamitin natin pagka nagre-rest tayo. Halos lahat ng sports kailangan ng stretching. Yeah. Mag-i-start tayo mula ulo hanggang paa. So, umpisa tayo sa chin up. Ginagamit natin yung chin up para yung mga leg-leg natin maunat-unat yung mga muscle. Yeah. Neck down. 8 counts lahat yan. 8 counts. Tapos side on side. Yan. Tapos rotation. Sunod natin yung sa arms. Crossover. So, tayo. Over. Lahat yan, 8 counts. Lock. Crossover. Yeah, crossover. Parang 8 counts. Parang 8 counts. Crossover. Rest bicep. Kabilaan lahat, ha? Kabilaan lahat yan kasi parang stroke nung pagkayo sa laging malakas, guys. Isa lang yung lalaban. Oo. Kalahat yan. Kailangan lahat. May stretch natin. Pectoral. Magbilang kayo, ha? Kung nanonood. Kailangan kayo, guys. Ito yung isa ba yan? Tapos tricep. Bicep, tricep. Yan. Sunod-sunod yan hanggang umabot tayo sa paa. Ilahin ko lang siya. Magkabilaan. Magkabilaan yan. Arm rotation. Para, oh. Arm rotation. Yan. Para na may sa shoulder. Shampoo, head and shoulder. So, yan. So, yan. Hips rotation. Ito din ang yung tipong may stretch yung mga bewang-bewang nyo pala ka. TikTok na ano, parang nasa iyo lang kayo. Oo. Oh. Eh, mamahilig sa TikTok yan, pwede ito, stretching. Yeah, parang susuka. Yeah. So, yung down, knee rotation. Yung knee. Yan. Yeah. Medyo ang isang 8-8 na sayaw. Tatlong stretching yung pwede natin gawin sa knee rotation. Yung hop. Ano lang, rotate, open, tsaka yung inside. Yan. Kaya yung tatlo pwede natin gamitin sa knee rotation. Sunod, ankle and wrist. Para magkasabay na, yung pinakamaliit na kailangan natin yung stretch. Yung wrist, tsaka yung ankle. Magkabilaan yun, magkabilaan. Hindi talaga pwede yun eh. Malapit na taon lang. Yung stretch, parang magkabilaan yan. Kaya yeah, na-stretch na natin yung buong katawan natin, no? Sa ground tayo. Hindi ka ba mag-board up? Bukas na lang. Wala. Pag-bukas na lang ulit. Nag-bukas ka ba umasin isang buwan? Ang tawag yun doon, ano ba yun? Ground stretch. Ground stretch. So, punat na natin yung mga pa natin, yung dalawa. Kasi hindi pa yung isa lang. Bakit yun? Pag-uulit lang natin. So, bilang ulit tayo ng 8. Next. Pag-uulit yung isa. Yan, yan. Pwede na isa. No? So, pag-uulit lang ulit. Ang isa makakaya. Next. Pag-uulit yung isa. Yan. Sino ito eh? Yan. Pag-uulit yung isa. Yan. Tapos may tuliyan. Good. Pagkas ng 8, straight naman, kabanan, straight na kanan. Ay, yan. Yan. Tulak mo. Tulak mo lang ang sigaw. Tulak mo lang ang sigaw. Yan. Tulak mo lang yung sigaw. Pakanan. Nakikita natin, pinapos siya, guys. Stretching pa lang yan, ha? Stretching pa lang yan, ha? Gano'n, Wesley. Next. Rotate natin.
para iwas ano, injury. Ha? Ha? Ayun, pabila naman sa chat. So, ito naman yung tiklop natin, no? Tapos na muli. Tapos nun, pabila naman. So, red lang muli. Ito yung magsisilbing depensa natin para once na ina-knockout tayo ng kalaban natin, magagamit natin yung tibay ng leg natin. Ayan. Gawin natin. Forward muna. No? Forward. One, two. Yung tuktok ng ulo yung gagalawa, yung tuktok yung nakapatong. So hindi no. Dapat ito tuktok tapos push lang. Pa-forward, okay? Then across the side. Okay. Back reverse. So next now. So nangyayari na siya guys. Tuloy ko ba natin? Tuloy natin. So naman. So same pa rin. Push mo rin. Dito lahat ng weight pupunta dito sa may ulo mo. Once na nakataas na yung paa. Side. Side. So, hindi pa natapos yun, meron pa. Kahiga naman. So, bridge pa rin, simple rin. Kaso, piling ko mas mahirap yun kasi kahiga na. So, tuloy natin guys. Pati work lang. Okay? Pati work lang. Mas kaya ako makapunta yung lupunti sa matuloy. Yan po. Hindi ka takat na rin. Trust me. Yan, yan. Mo. Try mo abot yung... Try nyo ilapad yung ilong sa batsa. Okay, so forward. Try nyo ilapad yung ilong nyo. Pag na-straight nyo siya, ito sa base, try nyo muna yun. Doon lang yun. Hindi ko try yan. Side. Rotate. Oh. Reverse. So ayan, yun yung stretching natin. So nag-stretching tayo sa katawan, no? Yun yung stretching natin sa leg para stable. Yun na yung basic ano, stretching. Ngayon, usually ang ginagamit natin naman sa, di ba, sa wrestling, buong katawan, kailangan natin i-warm up din ba yung ating... Katawan dyan. Rolling. Papaikot-ikot tayo pa. Stretching pa din to? Oo. Oh, part pa rin naman stretching. Para naman sa stretching pa rin. Bisa tayo judo roll. Judo roll. Judo roll. Laklan pa ka sa gamila. Tapos yung buro natin kapatang tayo yung judo. Pinagalit sa akin dito. Pinagalit sa akin. So, roll mo na tayo. Okay. Okay. Nice one. Ngayon, medyo natututo na siya guys. Left and right yun. Magkabilaan yun. Ganito. Yan, laklan yan. Tapos, basta may ulo yung basa dito. Yan, kasulod. Yo! Left and right yun ha. Left and right. Gana. Tapos baliwa. Yan, to, black. Nakabila naman, black. Ito yung straight legs. Kaya naka straight legs lang tayo. Pag nag... Belt pa eh, pero center naman. Parang mag-drive, guys! Ganyan. Parang mag-drive mo. Mag-drive mo lang yung legs. Fuck! Nice one. Tama ba? Oo, tama. Tama yan. Tama yan. Tama yan. Tama ka tama yan. Straight mo lang to. Pagka nag-roll ka, kaya lang mag-stick pa rin to. Hindi ka gano'n dapat. Mamitin mo yung score. Parang naman yun sa hamstring natin. Tama ba? Okay, straight.
Nice one, medyo nakukuha niyo lang. Kaya yan, after 2 years. Reverse naman, meron din yung reverse ha. Meron pa rin, meron din na iba, nakatalikot. Pagkakas sa kain? Oo, tulang, pag gawa pa na yung tulang mo, tulang ko para kumangas ka. Try guys, try mo! Try mo, try mo! Try! Try! Opo, opo! 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 Try mo, basta! Reverse yun, guys! Opo, nakita nyo! Nakita nyo naman yun! Ito yung normal na ginagawa ng mga bata, cartwheel. Mga laro pang bata, stretching sa wrestling. Parang tumbling ba yan? Oo, oo, cartwheel. Kaya sa side. Oo, muna ulit. Tama ka. Oo, kaya dito yung magiging practice. Ito yung... Tutukod nyo muna yung ulo nyo, ha? Ngayon, once nakabalance na kayo, straight legs. Straight. Then, patong, patong. Flip. Pag nakapatong na yung barok, tsaka kayo pinting. Hindi kayo kaya. So yan, hindi niya kasi kaya, kaya... Ayun lang yung mga ilang tumbling natin na tinatawag, ha? Ngayon, papasok na tayo sa drills, kung tinatawag namin drills. Mga basic drills. Mga basic na ginagawa ng wrestling. Kung ano, kung nag-drill sa boxing, kailangan ng shadow boxing. Ikaw sa wrestling. Mag-start tayo, ano, falling. Falling in love with you. Yung falling. Yan yung mga position. Paupo. Opo, tapos dapat hindi mo yung utog yung ulo mo. Kailangan nakatingin ka lang kung saan ka lang. Kung sa kalaban mo lang ikaw nakatingin. Falling. Huwag mo yung utog yung ano. Eh, falling. Yung parang ano, nag-hold ka gano'n. Tapos hindi ka sila lumelo. Paano ulit? Opo, nang pahika. Opo. Yan, tapos doon natin. Doon lang doon. Doon lang doon. Falling. Tapos ay, kailangan hindi lalapat yung ulo mo kasi ganyan. Halimbawa, tina-exam ka. Focus mo na yung nilalakot yung ulo kasi mapapatawag. Kaya yung falling, ma-apply natin yan once na itinake down tayo ng kalaban natin. Kailangan natin i-apply yung falling pag tina-take down tayo. Iwas injury. Kasi iba, yun, pag hindi marunong mag-fall, tumutukod, yun yung nag-focus ng body. So natin, sprawl. Ito, ginagamit naman sa defense. Once na umatak yung kalaban, mag-i-sprawl ka. Ay, chinaw. Tukod yung ano? Tukod. Legs. Ganyan. Ay, sprawl. Mas na sinutan ka ng kalaban mo. Ah, pag sumot yung kalaban, mag-i-sprawl ka. Para hindi niya makuha yung legs mo. Ah. Ayun yun. Sunod, switching. Or sweep, kung tawagin. Switching, forearms yung naka-two-on. Ano mo muna natin, guys? Itong right legs, ipapasok natin dito sa may kaliwa. Angat yung kaliwang leg. Pasok yung kanan. Yeah. Yeah. Upo. Upo. Angat, pasok mo yan. So, medyo halit naman. Left and right lift yun, ha? Ayun, magagamit naman natin sa counter. Halimbawa, naka-head control sa iyo yung kalaban mo. So, hindi ka makapunta sa likod, kailangan magawin yung switch. Para makapunta ka sa likod. Makapunta ka sa likod. Ikaw naman yung nasa offense na area. Yan, guys. Yung tatlong yung usually ginagamit natin para sa mga basic, yung mga nag-uumpisa pa lang. Bawal yung engine.
Susunod natin yung ano, ay mga usually madalas gamitin sa laban sa in-game na freestyle. Oh, freestyle. Dalawang klase kasi ng wrestling, Greco-Roman, which is yung ginagamit lang natin from upper body at lang. Freestyle. Full body na. Wala nang kahit kumuha ka ng legs, okay lang. Nag-try ko kasi ito lang. Pero yung lahat kong nagamit. Freestyle, madalas ginagamit. Yung freestyle, madalas na siya. Freestyle. Yung Greco-Roman, ginagamit siya sa mga international game na lang. SEA Games, Olympic, yun na lang. Okay, mga staka, parang pagdansa, saka bata ng Pinoy. So, freestyle lahat. Okay, mga local ano, competitions. Gagawin natin, no? Gusto ka tayo, double eh. Shoot! No? Bakit natin yung guys? No? Dalawa? Hindi lang. Buwan na kape, buwan. Tapos, please lang. Ano tawag? Yun ang madala sa ginagamit. Double leg takedown. Double leg takedown. Double leg takedown. So, yun mas madalas ginagamit sa freestyle. May isa pa. Buwa, double leg, no? Dapat nakalabas yung ulo kasi pagka nakapasok yan, gumawin na lang pang pwede pang mabalian. Nangyari kasi sa akin dati yun. Kaya buwa, double leg sit up para kita mo yung sa likod niya, yung buwan ng konti, twist. Okay. Double leg sit down. Twist. Ah, double leg twist down. Double leg. Ang lift ng konti. Swedish na. Swedish na konti. Para yung position ng take home card. Kasi pag dito, hindi din para dito. So hindi siya take home card. Sunod natin, single leg. Ayaw muna double leg ah. Magkailan ba yung double leg? Ito, single leg para sa mga strong. Yung kalahati lang. Single leg para sa mga single. Ha? Ganun pa rin yung position natin, resting position, squat. Forward yung isang paa, sunod yung kaliwa, kuha sa leg. Tapos yung kaliwa natin, kukuha natin, kukunin natin yung ankle. Angat, patong sa hip, luhod yung kanan. Take down na yun, matik. Sa paa, one more. Kuha, hakbang, kuha, ankle. Ito ang importante dyan ha. Secure mo yung leg at yung ankle. Yung ankle, ipatong mo yan, ipatong mo lang sa hip mo. Kahit nabitawan mo, hindi na yun matatanggal. Ngayon, suporta, hawakan mo. Load yung kaliwa at yung kanan. Ayun yung gagamitin natin para sa hip. Nag-anang dibdib ha. Ngayon, automatic ibibigay yun kasi pag hindi mo siya binigay, naka-straight yung legs mo. So, pwede ka mabalian. 3 points yun. Ito yung usually ginagamit sa Greco-Roman. Magkahawak kayo, tie up. Ngayon, ang hawak ng kaliwa mo, nasa tricep niya, yung kanan, nasa bottom. Para makakuha ka ng takedown, step mo yung kanan sa kanan niya rin. Tapos yung kaliwa mo, pagitan ng legs, labas yung puwet. Points plus pin down knockout na yun. You like? 5 points? 5 points yung takedown na yun. Kaya pag na-maintain mo yung takedown niya. Ano na maano din yun? Yung mga puskura na katawan. Pinis ko lang din. Isa pa. Step. Step. Ito yung tiyatawag na pin down. Ngayon, pag na-maintain mo ito within 3 seconds, pwede na maging man-out yung kalaban. Panalo ka na. Mag-maintain mo na kalaban yung
ikot. So, I'm through. Bigay pa tayo isang ano, throwing. I'm throw. Ganun pa rin yung setup niya, tie up. Tie up pa rin. Ngayon, yung kanan mo na nasa batok, ililipat mo ngayon sa shoulder. Kapit sa shoulder. Ilang mababa. Para magkaroon ng weight. Itong kaliwa mo, gamitin mo pang ipit, hawak sa tricep. Yung footwork, ganun pa rin. Step, step. Arm throw. Set pa rin yun, pero isang kamay na lang yung nilalak. Kaya, punta tayo kung paano mo pindon yung kalaban mo, no? So, okay. Hindi, ano lang naman siya? Dali ko lang i-pindon. Ituturo ko sa'yo. So, halimbawa, nakapunta ka sa likod. Napunta ka sa likod, no? Ang kalaban mo, sige, doon na sa side. Sa side. So, hindi mo siya mapadapa. Kailangan, kunin mo ito, batok niya. Kunin yung batok. Angat mo, para makita mo yung isang kamay. Okay? Kunin mo, tricep, hila. Hila para kapay ka. Okay? So, may maintain niyo yun para mapindol nyo. So, yung pinakamadali para mapindol nyo yung kalaban. Okay. So, try ko. Okay. Punta sa side. Punta sa side. Dito. Ganyan. Punta mo upo. Hawak sa batok mo daw. Upo. Ganyan. Load lang. Mas side ko dito. Ganyan. Ikakat mo para makuha mo yung side ko niya. Pinakamayan. Yan. Tapos ko rin yung isang kamay mo dito. Dito. Hila mo lang. Hila. Ito. Oo. Hila. Yan. Susundan mo siya. Pa-hila. Tawag doon, half Nelson. Kailangan talaga. Yung mag-walking. Huwag ka na sa boxing nga, sa boxing. Hindi kailangan susunod. Wala mo lang. Hindi ko makakalit na. Wala. Tama lang. Kailangan may kailangan ako. Tawag. Kailangan sa boxing. So, next natin, no? Nag-half Nelson tayo. No, kahit ka half Nelson, pero hindi natin siya ma-half Nelson. Punta tayo sa body. Body. No? Pwede natin kunin yung isang kamay para wala siyang may pang-balance. No? Wala pang kamay. Tapos, depos lang may pet. Then roll. Ikot lang. Parang yung ano, crocodile. Tawag doon, body roll. Okay? Ibigay as more than 2 points. Depusin lang natin siya ng may pet para hindi siya makakalala. No? Tapos, tanggalin natin yung balance. Kung saan walang balance, doon natin yung roll. Para mas madali. Ako yung papa. Gusto niyo po makakita ng actual. Pag kumayag to, pag kumayag. May actual ba kayo? Pag kumayag ka. Pag kumayag ka. Hindi ko yung sa'yo dapat. Ayaw. Paano? Hindi na makawag ko. Hindi, after that, bigay siya. Ano yung character? Yung tapos? Ayaw lang. Mayroon pa ba makawag ko yan? Mayroon pa ba makawag ko yan? Tapos saan yung character? Ano yung tapos? Down. Resting position. Resting position. Yan ang resting position na. Atak ng double eh. Up, shoot. Up, in up. Balat, side. Yup. Boom, bang, sack! Magaling na ako. Tapak ano. Sa pang-technique, okay. Pang-5 points.
by up. Tapos pag para mag-export ka, kunin mo to. Hanggang. Pag angat mo yan. Ito, ila lang pababa. Ito naman pataas. Opposite. Kaya kailangan mo ng muscle conditioning, cardio,
Para hindi ka na umupo sa laban. Ha, tulad yan, wrestling yung binaray natin, so hindi pa pwede yung wala ka talagang masyadong ano, stretchy. So, kaya basic pa lang yun, pero nakakapagod na ako sa pag-uwan pa lang. So, kailangan talaga ng more stretchy. Tsaka sa wrestling, hindi pwede yung ano ha, hindi ko gagawin, hindi ko kaya. Kailangan gawin mo kahit hindi mo kaya. Push yourself harder. Ayun, thank you kay Andre, saka kay Jay. Doon nga sa basic na, basic pa lang yun na pero grabe, solid na talagang, na, ano. This is since first timer ako, nakaka-excite kasi dahil nag-weights nga ako, yun, importante din pala yun na nag-weights din yung isang wrestler. Akala ko kasi noon, more on, ano doon, yung circuit lang sila, yung mga, ano, yung mga parang crossfit lang, pero kailangan din pala mag-weights para para sa muscle condition, which is very important sa isang athlete. Ayun, masasabi ko ba kayo sa ating mga viewers? Yes, yung mga manonood dyan ha, baka naman ang Ono Rizal sa Manyo Fitness Center. Pwede kayo pagpunta dito. Sige malapit. I-order namin yung pinakamagandang promo para sa inyo. Mag-gym na kayo dito. Sa Manyo Fitness Center. Ayan. So, nasa description box, guys. Lagi ko sa description box yung Facebook page nila ng Sa Manyo Fitness Center. And then, watch nyo na rin yung recent upload ko. Yung kasama ko si Coach JP. Yun. Thank you, guys. And for my next vlog, makakasama ko naman si JP para naman sa boxing session next upload. Thank you, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Once again, thank you, Jay and Andre. And of course, Sa Manyo Fitness Center. See you guys. Thank you. Oi. Kuya, excuse me. Hop. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Ha 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 ha.